Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So ito na naman si Chris. For my today's video, pag-uusapan natin yung apple snails. Apple snails, so as you can see guys, I have here a breeding nursery for the apple snails. So makikita nyo yung setup ko guys. Ito yung makukuha mo sa mga top filter. Yan. Para siyang net screen. Biniting ko dyan gamit itong wire na to. Para hindi mabugok. Kasi yung mga nasa labas na sobrang init, nabubugok yung itlog. So dito, kita nyo naman, marami na yung mga baby snails yan, malalaki na yung iba. Para mas malaki yung chance na mabuhay sila. Pero ang share ko sa inyo guys ngayon ay, eto, yan. Meron pa. Ayun. Okay guys, so alam nyo ba kung ano yung pinagkakaguluhan ng mga apple snails ko doon? Pasama ng mga ram's horn na hinaharangan itong mga itong mga tetra na to. Okay guys, ang pinagkakaguluhan nila dyan guys is yung radish, boiled radish. Meron kasi kaming ulam kanina na sinigang na baboy at yun ay may mga labanos. So yung labanos na yun guys ay hinugasan ko maigi at binigay ko dito sa kanila. Kasi dati ang binibigay ko dito yung kangkong. Pero ngayon, ito, sinubukan ko yung radish. At, yan, surprisingly, gustong-gusto pala ng apple snail itong radish. So, may kita nyo guys, ayun, no? Pinagkakaguluhan nila. Party-party sila doon. No? Hindi ko alam kung mauubos nila yan. Pero makapal yan kanina. Ngayon, manipis na. Kasi, dami nilang kumakain. Well, ito namang dalawang to is nagde-date. Yan, nagde-date. Uy, mukhang may egg na rin to. Egg ba yan? So, short trivia lang sa apple snails, no? Ang mga apple snails, guys, are very useful sila sa tank. And hindi ka mahirap mag-breed dito dahil hindi mo na kailangan i-gender pa yung apple snail dahil bawat snail na to ay mayroong dalawang reproductive system. Sa reproductive organ. Sa isang apple snail, meron silang male and female reproductive organ. So, kagaya nito, ang magiging bunga na niyan, kahit ano pa man yan, ay ito, egg. Mag-i-egg na lang yan ng kusa. No, dahil nga yun, it's either male or female, okay lang yan sila magsama dyan. As long na may kasama siya, dadami yan. Huwag lang siya mag-isa, syempre. Kailangan pa rin ng kasama. Hindi kagaya ng ibang snail na kahit walang partner, kagaya nitong ram's horn. Ang ram's horn, guys, kahit wala raw yung partner, ano yan, dumadami. Yun ang mga ram's horn daw, kahit mag-isa lang yan, dumadami yan kahit walang partner. Unlike sa apple snail, kailangan talaga nila ng kapera. Yun. Pero mabilis pa silang dumami? Yes, mabilis silang dumami kung alam mo lang alagaan yung itlog. Kung hindi naman sobrang tag-init at natatalisikan ng tubig yung itlog nila o nagkakaroon ng moist, ito yung egg nila guys. Yan. Yung kulay peach o medyo light peach na kulay. Ito ang kulay niya sa malapitan. Yan. Sure natin. Pang thumbnail. So, yan ang kulay ng egg niya. Makikita nyo guys yan, medyo pag umitim na yan, medyo mas darker na yung kulay niya. Ibig sabihin yan, malapit na siyang mag-hatch. So, hindi ko rin alam kung gaano katagal to. Hindi ko na binibilang yung weeks nito dahil pinababayaan ko lang naman yan. Malaglag dito, tapos pinababayaan ko na silang lumaki. Natabayanan ko na lang kung yan, hindi magiging okay environment nila. So, ano bang purpose ng apple snail sa tank? Matatanong ninyo, lahat ng tanks ko, meron yan. Lalo na sa mga outdoor setups ko. Ang apple snail, guys, are very useful sa pagkain ng mga natitirang pagkain ng isda. Lalo na pag napapa-overfeed kayo, napaka-useful nito dahil napakalakas kumain ito ng mga laglag na pagkain. So, para maiwasan yung ammonia spike sa tubig, andyan ang apple snail. Di baling dumami yung tank ninyo, sa mga poop ng apple snail, wag lang sa mga tirang pagkain kasi may mga chemicals yun. I mean, may mga nabubuong chemical yun na very harmful sa mga isda ninyo. Hindi kagaya ng mga poop na yan na hindi naman ganun ka-harmful. At isa pa, mas madali siyang linisin pag yung mga poop na ng apple snail yung i-vacuum ninyo. Diba yan? So, madali siyang makita. Madali rin siyang paramihin. Kaya, isa pa, maganda yung profit ng apple snail. Sa isang apple snail na to, lalo na pag medyo mahirap bumili ng apple snail, on demand yung apple snail, pwede mong ibenta ng 15 to 20 pesos ang isang ganito kalaking apple snail.
Yung ganito kaliit, ang benta ko dito 10 pesos, pero pag mga ganyan, 15 to 20 pesos na yan. Yung ganyang kalalaking apple snails. Yan. Yan. Isang pinagmulan lang yan, pero may kita nyo, medyo may dark, meron naman medyo light. Siguro, dahil yan sa outdoor setup ko kasi may mainit, may hindi ganun, iba-iba yung temperature ng tubig. Based on temperature sa quality ng tubig, nagbabago yung shells nila. Ang isa lang sa kalaban mo dito guys, is pag yung apple snail ninyo, o yung tank ninyo, walang ganito, walang frame, pwedeng lumabas yung apple snail. Lumalabas sila, nalalaglag, namamatay. Hindi kagaya nito, medyo may humaharang sa kanila, may takip, hindi sila basta-basta nakakalabas. So guys, yun ang apple snails. Kung may tanong kayo kung anong apple snails, pwede kayong mag-comment sa baba. At comment lang kayo kung ano yung gusto nyong mga content, susunod natin content about sa fish keeping hobby natin. So yan, sana nasabi ko sa inyo yung kagandahan ng apple snails na to. Actually guys, iba to sa kohol. Parang kohol din siya, pero iba siya sa kohol. Ang kohol kasi ay parang, hindi ko alam kung native sa atin yung kohol, pero hindi native sa Pilipinas itong apple snails na to. And hindi siya ganun dumarami pag nasa wild siya, kasi na-overwhelm siya ng mga wild snails gaya ng kohol. Yung mga wild snails na kohol, kinakain nila yung mga eggs ng ganitong snails. And nakikapag-kompetensya sila sa pagkain, kaya hindi dumadami yung ganito. Kaya usually ang apple snails guys, makikita nyo lang to sa mga breeders, sa mga hobbyist, sa mga aquarium shop, kasi talagang mapaparami lang to ng mga breeders ng mga snail na to. Yan. Sa isa pa, napakaganda ng itsura ng apple snail. Kahit marami siya sa tank, hindi siya maganda. Oh. Hindi pangit tignan kasi nga light yung kulay niya. Hindi siya asiwa tignan. Kundi nagpapaganda at papadagdag pa nga siya ng kulay sa aquarium ninyo. Isa pa, ang apple snails guys ay hindi masyadong mahilig kumain ng halaman. Usually yung kinakain nila lang dito yung mga algae sa halaman, yung mga nakadikit na pwede nilang i-scrap. Pero yung mismong dahon din nila kinakain. Hindi kagaya ng ram's horn. Ang ram's horn medyo ano sila eh, medyo invasive sila, kasi tinan yung ginagawa nila sa halaman. Kinakain nila yung halaman, literal. Yan ang ram's horn. Pero yung apple snail, never ko sila nakitang kumain ng halaman. Yan, kaya binibigyan ko sila ng treat. Yan, tulad yan, labanos. Paminsan-minsan lang naman, titinan ko rin kung ano yung magandang dulot niyan sa kanila. Baka sakaling mas mabilis silang magparami, mas maging malusog sila. Okay, so thanks for watching this video. Please do not forget to like, subscribe, hit the notification bell. Pa-share naman to sa mga groups natin, mga kahabi. Bago lang ako sa YouTube, pero maasa ako na yung mga kapwa ko hobbies ay Pilipino, ay susuporta sa mga video yung ina-upload ko. At sana nalilibang kayo sa panonood. Nakakatanggal ng kahit konting stress lang sa buhay-buhay natin. Thanks for watching. Bye-bye. Peace out.